What's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So for today's video, gagawa tayo ng video tutorial kung paano mag-wiring ng automatic egg turner para sa ating incubator gamit ang pinakasigat na timer sa industriya ng incubation. Kung di man ako nagkakamali dito sa Pilipinas. Ito ay ang Sino Timer or Sino Timer. Di wala pong ano ang tamang bigkas. Basta Sino Timer. Itong picture po na to. At papartneran po natin siya ng heavy duty na motor turner. Ito yung madalas nating nakikita or ginagamit din ng iba nating mga kasamaan. Tinatawag nilang 60 kTyz motor. So bali yung motor na to is apat yung wire niya, dalawang yellow, isang red, isang green. Yung dalawang yellow common yon, so pinagsasama lang po yon. So kapares lang siya ng wiring ng 60 kTyz, 50 kTyz, meron ding 70 kTyz. So ano pang hinihintay natin? Let's do this. So guys, ito nga pala yung mga gagamitin natin na mga accessories maliban sa ating timer at saka sa ating motor. Gagamit din tayo ng relay. Yan po. Tapos dalawang limit switch para ma-stop yung motor. At saka itong push button na to. Originally dapat SPDT ito. Ang gagawin natin, push button na lang muna. Meron kasi akong kumbaga experiment lang po. Kung sakaling hindi gumana sa na naaayon sa gusto natin, saka na lang natin papalitan ng toggle switch po. Okay? So testing lang natin 'yon. At saka ito naman, itong toggle switch na to na SPDT is para sa manual turning. Yung kanina push button para sa ano 'yon? Sa automatic at saka manual turning. Ito naman yung pinaka control na kung left or right ba. Okay? At ito naman yung ating motor. Bali, in-install ko na siya dyan kahapon pa. Tapos ito yung kanyang, andyan na rin yung capacitor niya. Bali, itong motor na to galing ko po siya sa isang sirang laminating machine. Bali, heavy duty na laminating machine. Kapares na kapares siya ng KTYZ. Ayan po, yung laki tapos yung model, iba lang sila ng manufacturer. So ayan po no. So bali, ipopwesto na natin yung ating mga limit switch. So ganito yung katulad pa rin ng dati. So may wire tayo na nilagay sa ating common tsaka sa ating normally closed. Ano? Tapos lagay natin is double sided tape. This is for tutorial lab po kasi lagi ko naman tinatanggal dito. Pero ang pag sa actual na ang gagawin natin is tornilyo po dapat para fix siya. Okay? Pag pinwesto po natin to, kailangan naka-click siya. Yan. Tapos papasok natin yung wire. Ay, lalabas pala natin. Okay, next. Naman natin po pwesto yung mga ano natin. Switch. Bali, ito ang ating Sino Timer. Meron siyang 4 pin. Gagawin natin, lalagyan muna natin na mga wire itong apat na to. Okay? Puro mga tigan lang. Mga tig 6 inches wire. So, gagamitin natin na lang wire connector para hindi na tayo maginang. Okay? Madali lang gamitin. Gawin yan. Balatan nyo lang. Yung may sama nyo yung ano, yung insulator doon. Para yun yung maging holder niya. Ayan mo. Tapos ito para mas matibay siya. Okay na yan. Hindi na matatanggal yan.
Lalagyan na natin ng wire connector, no? Para safe, lalagyan din natin ng ano itong mga to. Hindi natawag po nating synchrobolt tube. Kasi nasa labas yan. Ayaw natin na may naka-expose na wire sa labas. Kasi baka mga mapaglaruan ng bata, hawakan, makuryente. Okay? Ayan, no? Ito yung synchrobolt tube natin. Kung meron kayong hot air, pwede. Wala. Light air na lang. Okay? Ganyan. Yan. Galing, di ba? Safe na safe. So ito na yung mga wire natin, no? Para sa ating sino fiber. So let's pasok muna natin. Ito yung 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Yun lang gagamitin natin dahil yun lang available. Pasok lang natin yan. Yeah. Okay. Next. Yan. Secure na secure. Okay. Tapos, yung mga to, pass natin isa-isa dito. Itasan na natin yan. 1, 2, 4, 5. Yan. Bali dito, i-screw natin dito yung ating sino timer. Di alata, no? Kahit dalawa lang, pwede na yan. Okay? Ganda na. Next natin gagawin is, maglalagay muna tayo ng power sa ating sino timer. Itong ating 1 and 2, lalagyan na natin ng plug. Bali, pa-power up natin yung ating sino timer. Kunin mo lang yung 1 and 2. Yung plug natin. Ito. Saka ito. Okay? So, ito po. Ano, meron na siyang power. Walang discard din natin sa pag-wiring. Mag-start muna tayo sa timer ngayon. Okay? So, ito naman ang ating output. Itong 4 and 5. Ilalagay natin sa number 13 and 14 ng ating relay. Or yung tinatawag nilang coil. Yan po, no? 13 and 14. Yan. Bali, 1, 2, 4, 5. Okay? 4 and 5. Lalagay natin sa 13 and 14. Saan yun? Yun, dito. Kahit magbaliktaran po yan, pwede siya. The next. Ito naman, dito. Okay? So, nasa 13, 14 na tayo. Next naman, pupunta tayo sa number 1 and 5 ng ating relay. So, sa 1 muna tayo. Normally close, no? Sa relay natin, yung normally close na gagamitin natin is yung number 1. Yan. Yan po yung number 1. Ito yung gagamitin natin. Pwede rin dito, yung 4. Pero ito na lang tayo. So, dito muna tayo sa number 1. Lalagay tayo ng wire dyan. Galing sa 1, papunta sa normally close ng ating ng isa sa ating mga limit switch. Okay? Ito yung dalawang wire na galing sa normally close ng ating mga limit switch. Okay? Bali, yung isa ilalagay natin sa number 1 sa normally close at yung isa naman sa number 5 normally open ng ating relay. Okay? Sa ibang relay, possible, iba yung numbering nila. Basta ilalagay natin siya sa normally open at yung isa naman sa normally close. So, yan. Ngayon, punta naman tayo dun sa dalawang combo ng ating limit switch. Saan natin sila ilalagay? So, nandito tayo sa baba ngayon. Itong dalawang wire na hawak ko, ito yung common ng dalawang limit switch natin. Okay? Saan natin sila i-coconnect? Co-connect natin sila. So, dun sa
counterclockwise at saka clockwise wire ng ating motor. Dito sa actual natin, saan yun? Kukonnect natin dito sa red at saka sa green. Kahit magkabaliktaran, okay lang yan. Bali, ganun lang. Okay. Oops. Itin. Kahit nagpatay ng wire. Normally, sa mga KTYZ, yung kapasitor nandito na. Ito kasi, nung kinahawi ko siya, hindi ko na isama yung kapasitor. So, bumili lang ako ng aparte na kapasitor. Ito po yun. Itong common. Kukonnect natin sa green. Kasama yung kapasitor natin. Okay. Here. Scarpin natin dyan. Samahin natin. Pasok tayo ng ito. Tapos ito nga din. Tapos test lang natin ito. See, para wala tayong nakabitaw na wire. So yung common ng ating DB switch, yung dalawa, i-connect natin dun sa dalawang wire ng ating motor, isa sa green, isa sa red, kung saan nakalagay din yung ating mga kapasitor. Next is yung kulay yellow, ito yung common wire ng ating motor. Saan natin lalagay ito? I-connect naman natin ito dun sa number 1 ng ating sino timer. Ito na yung wire natin na nanggaling sa ating common ng ating motor. Saan ito papunta? Dito sa number 1. Sa number 1 ng ating sino timer. Saan yun? Ito yun. Punta dito. Actually, line 1 to ng ating 220 volts. Okay? Gagawin natin, ito yung rason kung bakit ganito muna yung ilagay ko noong una. Para madaling tanggalin. Kasama lang natin siya. Yan. Tapos, babalik lang natin yung wire lock. Makakabili po kayo nito sa mga hardware. Then next natin ay ilalagay na wire na natin lahat ng wiring ng ating motor. At the same time, tapos na rin yung ating mga limit switch. Ang wala na lang natin is yung dalawang switch natin. Okay? So mag-start muna tayo sa ating SPDT switch. Yung sa manual turn switch natin. No? Saan natin ilalagay yun? Ito yung tinutukoy ko. Okay? Yung left, right, natin. Okay? Mamili lang tayo dyan. Gamitin natin ito, ito, tsaka ito, no? Sa kabila din natin gagamitin. Bali, ito yung left natin, yung right. Yung left daw natin, ilalagay natin dun sa number 5 ng ating relay. Dun na tayo magko-connect. Pwede rin dun sa normally close ng ating limit switch. Pero wala nga tayong magko-connectan dun. Unlike doon sa relay, meron tayong doon, pwede tayong mag-connect dahil merong tornilyo. Okay? So, dito na tayo. Connect tayo dito. So, discardin natin, lalagyan na natin ng wire to. So, ito na, meron ng wire yung ating manual turn switch, no? Yung sa left, ilalagay natin sa ating number 5. Kahit magbalita naman, sa either 5 or sa 1. Okay? Saan yun? O dito. Kahit saan, dyan. Pwede naman. Sisingit lang natin dito. Okay? Then, yung next naman,
nasa kanan, lalagay natin. Kahit magkabaligtaran yan, okay lang. So, yan. No? Next naman natin yan is yung common nitong ating manual switch na natin lalagay. Ilalagay natin ito doon sa normally open ng ating push button. Ito. Okay? So, ito, meron na rin tayong connector. Bali, suksok man tayo. Normally open. So, yung normally open natin. Next naman, yung galing ng common natin sa ating dito, sa ating number 9, yung wire papunta sa number 9, papunta dun sa normally closed ng ating push button. Okay? Lalagay tayo ng wire dito sa ating number 9. So, ito yung ating common. Lagay tayo ng wire dito. Papunta sa normally closed ng ating push button. Normally closed natin, ito, katabi niya. So, yan, may connector na rin, no? So, suksok lang natin yan. Ganyang kadali ang buhay. Then, next naman, ito, yung common ng ating push button, saan natin lalagay? Lalagay tayo ng wire dito sa common, papunta dun sa number 2 ng ating Sino timer. So, ito na yung wire natin. Ito na yung wire natin. Papunta dito. Saan siya pupunta? Saan siya pupunta? Dito. Dun sa number 2. Dito sa number 2. Okay? So, yan. Natapos na natin ang wiring ng ating 3-wire motor and 220-volt Sino timer circuit diagram. So, yung guys, testingin na natin kung gumagana yung ating ginawang project. Titingnan natin kung tagumpay ba yung paggamit natin ng push button or kailangan talaga natin gamitin yung staggered switch lang po. So, let's see. So, mga kamodi, bali na-testing na natin yung kanyang mga manual switch, no? Yun muna yung tinesting ko. Bali, hindi siya gumana. May mali. Ito pala, hindi pala pwede yung nasa naiisip kong gawin kanina. So, gagawin natin itong push button. Babalik na lang natin siya sa dapat natin talagang gagawin is yung ito. Papalitan natin siya ng SPDT. Yun. So, yung common, lalagay lang din natin siya sa common. Isa naman. Dito. Next, yung isa. So, yan, nailipat na natin, no? So, dito ko na lang siya ilalagay. Taas dito. Hindi ko natatanggalin to para hindi pangit tingnan. So, yan guys, na ikabit na natin yung ating SPDT switch, no? Napalitan na natin push button. So, wala na to. Ito lang gumagana sa atin ngayon. Tsaka to. Ito, reserve na lang natin yan. Gagamitin natin yan in the future. So, ngayon, natapos na natin siyang i-wiring. Tapos, meron na rin tayong ginawang correction. Time for us naman para testingin na natin kung gumagana na siya. So, testingin na natin. Pero, bago natin siya testingin, may hiling lang po kung pabor sa inyo, lalo na kung hindi pa kayo nakasubscribe. Pakipindot naman po yung pulang button dyan sa baba, yung subscribe button, para po lalo pa tayong dumami. Okay, napindot na po ba? Yun, pwede na tayong mag-start ulit. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Okay, so let's do this. So isasaksak muna natin siya. So, testingin muna natin yung mga menu. So, ito yung auto nya. Ito yung auto, yung nakatutok dito sa kanan. Pag nasa kanan, auto yan. Paano mo nasabing auto? Dapat, pag naka-auto, hindi gagana tong manual turning, ne? Left and right. Okay? Tama? Gumagana, oh.
Ngayon, kapag linagay natin sa manual, sa kaliwa naman, doon pa lang gagana to. Yan. Tapos mag-stop siya, no? Ganun din. Yan. Ngayon, pag gusto mong i-level lang siya, gusto mong i-level lang, punta mo doon sa ano, tapos stop, ilagay mo sa gitna to. Sa gitna. Itong manual turn. Okay? Yan. Yan, stop. Okay na? So, punta naman tayo sa Sino Timer. Paano natin siya mapapagana? Okay? So, guys, no, dito naman tayo ngayon sa ating Sino Timer. Tuturuan ko kayo kung paano siya gamitin, paano siya i-program. So, mapapansin nyo, meron tayong week, hour, minutes, recall, clock, program, and manual. So, unang-una, paano natin i-set yung oras niya? Tsaka kung yung date. Okay? So, sa ngayon, Friday. Press mo lang yung clock and hold. Pagka-press mo, hold mo, tapos pindutin mo yung week. Yan. Friday. Nakapunta na tayong Friday. Okay? Sa ngayon, nasa ano tayo? Zero yan. Ibig sabihin, nasa 24 hours settings tayo. Kung gusto mong pumunta sa 12 hour settings, yung may AM and PM, press and hold mo lang tong clock. Yun. Meron ng AM, no? Yan, naging 12.03 or 03 AM. Okay? Pero I suggest, gawin mo na lang 24 hours. Okay? Mas maganda kasi yun, hindi ka na malilito sa AM or PM. Minsan kasi, 7 PM ang settings mo, ang dapat na iset mo, nalalagay mo sa AM. Wherein kapag naka 24 hours settings ka, walang AM, PM doon. Matik na yun. So, balik na lang natin sa 24 hours settings, no? Press and hold. Lock. Yan. So, i-set natin siya lang 7:13 PM. So, 7 plus 12 is equals to 19. 19:15. Okay? Press and hold clock. Pagka-press mo, pindutin mo agad yung hour. Yan. Kinikita nyo? Nagbabago yung hour, di ba? Lalagay natin sa 19. Yan. Bale, last 7 yan. Tapos yung minute naman lalagay natin sa 15. Press and hold clock. Tapos press yung minute. So yan. Nakaset na tayo. Naset na natin siya sa 7:15. Okay? Kung isiset natin siya sa tunay na buhay, dapat mag-on siya every 2 hours. Tapos after 2 hours, mag-off na naman siya. Okay? So ipapaskill ko po, ito po ipapaskill ko kung ano dapat yung schedule niya or yung program niya para mamatay siya ng ano, ng every 2 hours or mag-turn yung egg turner natin ng every 2 hours. Okay? So ngayon, para sa tutorial natin, ang gagawin natin is iset muna natin siya ng ano, every 1 minute mag-turn yung ating egg turner. So 19:15 ngayon, ang gusto ko mangyari, 19:20 mag-on siya, 19:21 mag-off, 19:22 mag-on, 19:23 mag-off. Okay, set natin siya ngayon. Press lang natin yung program. Okay, pagka-press mo ng program sa tunay na buhay, i-press mo yung week para magpaulit-ulit siya ng araw-araw. Dapat yan makikita mo. Monday, Tuesday, Wednesday. Okay? Ganyan po sa... Yan. Pwede rin sa isang araw lang. Ayan. Pwede rin MWF or TTHS. Saturday, Sunday. Dapat naka Monday to Sunday yung settings natin. Sa tunay na buhay na settings. Okay? Pero ngayon, ano lang, 1920. Press and hold program. Ay, press sa program. Tapos, lagay natin sa 19. Press mo lang ng press. 19, tapos yung minute, press mo lang to. Lagay natin sa 20. Mag-on siya. Ayan, oh, one on. Settings number 1, on. Tapos, pag pinindot natin program, settings number 1, off. So, off natin ng 19:21.
So every minute, matay siya and on, okay? Boss to, 21. Yan. Another program 2 naman, 1922, mag-on siya. Yan. Tapos program 2 of 1923. So yan, no? Tapos pag okay na, press mo lang yung clock ulit. Babalik sa dati. So hintayin natin kung mag-automatic na ba yung ating ano, yung ating egg turner. Dapat 1920, lilipat na siya or mag-iikot na yung motor natin. Ito yung indicator na naka-off siya. Patay yung ilaw na to. Yan, 8 seconds, na. Yun, ilaw. Lumipat sa kabila, tapos namatay. Yun, no? Ganun dapat, ha? Dapat mag-stop siya. Ito, nakilaw siya, no? Tama na yun. 1921, mamatay itong ilaw. Mamatay yung time natin. Base dun sa pagkakasettings natin. Itong ating egg tray, mag-turn naman pakabila. Okay? Pag nangyari yun, ayos na tayo doon. Yan. 3 seconds. Yun, nag-off. Yun. Ayos na. Okay na, no? Tagumpay. So, yun po, no, mga kamodi. Tagumpay na naman po ang ating ginawang project. May sablay lang tayong una, yung paggamit natin ng, ano, ng push button. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi ka matututo hanggat di ka kakamali. So yun, may natapos na naman tayong video tutorial sa araw na to. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At kung meron man po kayong natutunan sa video na to, the best way para po ako'y masalamatan is please subscribe to my channel at pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated kapag meron tayong bagong upload na video. Para sa iba pa nating video, pindutin nyo lang po yung profile picture natin dyan. Kayo po yung makakarating sa ating channel. Marami po tayo mga video tutorial regarding sa incubator. Kompleto po yun. Makakagawa na po kayo ng incubator from manual up to automatic po. Okay, bago natin tapusin ang video na to, punta muna tayo sa ating shower out portion. Shower out po kay Mr. Angelo Santos Hildes and next po kay Mr. Tim Paddy ng Quantum of the Seas. And last po, shower out kay Mr. Ganvanch Reniva Modino. Uli, maraming maraming salamat po sa manonood. Kita kits ulit. See you on the next video. Bye-bye!